evening, everyone. Welcome to Saturday Night Live. Please, 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 let's just pray for everyone, and especially to our country. We need prayers right now. Hindi natin kilala, hindi natin nakikita yung kalaban natin. But the most important thing is we have to have each other's back, okay? Very, 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 very important po yan. Huwag niyo pong kakalimutan yan na magdasal tayo, magpray tayo na matapos na to. Hindi man natin, yes, from Canada, hindi man natin masugpo ito kahit papano with our prayers. Magsama-sama tayo magpray and sabay-sabay natin maalis to. Let's just need we need miracle. Miracle na yung kailangan natin. So pray, pray. Zamboanga, why? Wow, why? Australia. From Australia, palakpakan muna natin yan. Yes, from Calamba, from Palawan. And then also, maraming salamat din po sa mga nanood ng interview with Karen Davila. Ma'am Karen, thank you so much po. Thank you so much po sa pag-interview nyo. At maraming salamat din po at nagkaroon ng pagkakataon na ma-share ko yung natutunan ko sa buhay, na experience ko. And I'm glad na I hope actually na may natutunan kayo sa aming pag-uusap. Napaka-sweet talaga niya. Yung pakipag-uusap sa kanya parang ano lang, siguro kasi naiisip natin na masyado siyang stricto pagdating sa news, pag ganun. Kailangan kasi na may authenticity, kailangan din talaga na seryoso pagdating sa news kasi yun yung ano niya, yun yung purpose niya. Pero pagka yung usapan sa ano, masaya naman, maganda yung naging usapan namin. Kung hindi pa kayo nakakapanood nun, please, please watch nyo. Marami kayong matututunan na hopefully, at least nagkaroon ako ng practice dito sa inyo, nakikipag-usap ako sa inyo. Yes, from Cavite, from nakikipag-usap ako. Pero bago ang lahat, hindi nyo ba napapansin yung lugod ko? Hindi nyo napapansin yung ilaw, hindi nyo napapansin yung, ayan, hindi nyo napapansin yung aura. Ayan, maganda yung aura kasi special kayo. Oh, anyways, kaya ako nagsiset-up ng ganito para sa inyo. Okay, para maging kahit papano, maging maganda ang ating usapan. Okay, at least hindi lang, sana may natututunan kayo at sana maganda rin yung nakikita nyo. And then also, like I said, kailangan nyo i-share din yun kung gusto nyo i-share. Okay? Very, very important. You know me and lahat kayo kilala ko. Hopefully, makilala ko kayo sa personal na magkikita-kita tayo. And every time sa mga bagong dating, every time na nakikipag-usap ako dito, meron tayo kailangan, ano? Meron talagang take home. Kailangan nating hindi pa pwedeng mag-usap lang tayo, magpapakit lang tayo. Kailangan may natututunan tayo dito. Yun yung goal ko din. Na like I said, yung 2015, since 2015, gusto ko na itong gawin. And ngayon lang ako nagkaroon ng lakas loob dahil sa inyo. And salamat din po sa mga nag-PPM dahil sinasabi niyo sa akin na napakaganda nung isang portion natin na ginawa, yung ganito, about life, about relationship. Diba? Speaking of relationship, eto na, meron akong good evening, good evening sa mga bago nating. Eto, meron akong iano sa inyo, mabilisan lang to, isang mabilisan. Okay. 5 essentials. Okay, wait ah. Relationship psychology, nagawa na natin yan last time. So, kung hindi pa nyo nagagawa yung relationship psychology last time, i-replay nyo. Okay. Eto, 5 essentials to having a healthy relationship. Okay. Number one, bibilisan na natin para mamaya may portion natin. Number one, ginagawa nyo ba to? Communication, okay? Sa mga mayroong boyfriend, hindi lang sa boyfriend, sa mga magulang natin, sa mga pamilya natin, sa mga children natin, sa mga kahit sino, di ba? To have a better relationship, we have to communicate, okay? Very important yan kasi hindi po pwedeng, hindi nila nalalaman kung ano nasa isip mo. Pero when you talk to someone, you have to have respect, okay? You have to be in their shoes. Parang hindi ang dating, hindi nagnanag, okay? You have to communicate. Kailangan kayo nasa same page. And always remember, merong kasabihan, marami na dalawang tenga, isang bibig. So you have to listen also, okay? Kung saan nanggagaling yung tao na yon, okay?
And then open up. Open up in a way na respectful. Okay? Huwag kayong magsasabi na, kasi ganito kay, ganito ganyan. Basta respectful lang. Always remember na hindi lahat ng bagay sa side mo. Kailangan half-half. Okay? Number one, that's communication. And number two, very important din, respect. Okay? We have to respect each other. Kung ano man yung sinabi niya sa'yo, you have to listen, absorb, and respect kung ano yung sinabi niya sa'yo. Listening to understand. Okay? Hindi yung listening to reply. Agad. Nag-iisip tayo agad ng reply. Huwag muna. Huwag ganon. Okay? Laging yung isipin na you have to have respect. Mutual respect sa isa't isa. Very important. Being mindful. Being mindful sa sinasabi ng partner mo, sa feelings ng partner mo, o sa magulang mo, o sa nanay mo, o sa tatay mo. Very important din yun. Okay? Kailangan meron kayong mutual respect. Okay? Always have a private chat. So, huwag kayong, kunyari, mag-aaway kayo, nagkatampuhan kayong mag-asawa o mag-ano, huwag kayong matutulog nang hindi na-resolve yun. Okay? Kung hindi talaga kaya, ikalman nyo yung sarili nyo. Okay? Remember yung breathing exercise natin. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay? Number three, set boundaries. Okay? Very important din yan. Kasi, kung magiging komportable kayo sa set isa, hindi naman po pwedeng umutot kayo sa mukha nila. Hindi po pwedeng sobrang komportable na kasi meron ka pa rin konting ano, meron ka pa rin konting respect na katulad kami pag yung wife ko at saka ako, di ba? Pag toilet ako, itasara ko talaga yung binto, hindi po pwedeng nakabukas. Okay? Ganun din siya. So we have to have boundaries din. Hindi naman pwedeng mag-asawa lang kasi bahala na. You have to set your boundaries, di ba? Huwag kayong uutot sa harap nila. Okay? Example ko lang 'yon. Okay? Example ko lang 'yon. Pero you'll get the idea. Trust pala 'to. Hindi 'to boundaries, ah. Trust. You have to have trust with each other. Okay? This is a big one. Trust, very important. Both required and guarded. Trust between partners. Kailangan meron kayong trust sa isa't isa. Very important din yun na you trust your partner and your partner trust you. Okay? Sa relationship, pag walang trust, parang so-so na. Tama ba ako? Parang nawawala yung spark. Kailangan natin ng Hadouken! Isang Hadouken na spark dun sa relationship. So you have to have trust. Don't let your partner to use their lack of trust in you. Don't use your partner pag wala silang trust sa inyo na makokontrol nila kayo. Okay? For example, gusto niyo lumabas, 'di ba? Hindi ka lumabas, di kita ni-trust, blah 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 blah. Huwag ganon. Hindi po pwedeng ganon. Kasi kailangan niyo mag-usap na ikaw din naman, kung kailangan mo siyang i-prove na yung trustworthy ka, make sure na gagawin mo yon. Okay? Yun yung part sa relationship. Okay? Affection. Okay? Support each other. Respect. Communicate will not naturally strengthen the trust in your relationship. Yun yung mga importante. And then number five, importante din to, support each other. Okay? The best thing to have an unhealthy relationship is to support each other. Kung ano pa ang gustong gawin ng partner mo, ng magulang mo, ng anak mo, ng kahit sino, alam mo, minsan may isip mo na, hindi ganyan yan eh. Hindi ganito yan eh. Huwag kayong maging parang negative agad. Always support them. Always be positive. Okay? Always think kayo lang ang pwedeng sumuporta sa kanila kahit ano pang mangyari. Okay? So yun yung tatandaan nyo. Okay? 5 essentials to having a good relationship. Number 1 is communication. Number 2 is respect. Number 3 is boundaries. Number 4 is trust. And number 5 is support each other. Ready na kayo? Ladies and gentlemen. Teka muna, bibigyan ko na magandang intro to para may ano. Yes! Hello! Hello mga ka-tribes! Umabot ka. Hello sa inyo. Umabot ka bro. Umabot ka. Pasensya na, nasa meeting kasi ako. Tumakas lang ako. Thank you ha. Oo, babalik ako dun. Tribe! Yeah. Ayan na, si Mr. Bong Navarro! Oo, tumatawag ako sa'yo eh. Ngayon, naka-start ka na pala. Yes, hello, yes, hello. Yes. Naka-start na ako. Batiin mo muna sila.
Hello mga ka-tribes. Kung nasaan man kayo ngayon ay kayo mag-iingat. Triple ingat pala. At basta makakayanan natin lahat ng mga pagsubok natin. Yes, yes. Thank you so much, Brother Vong. Thank you for popping by. Alam mo, appreciate ko tong ano. Na-appreciate ko to. At least kahit pa paano. Yes. Alam mo, yes. Ang ginawa kasi natin kanina is meron tayong portion na pinagnagpatugtog ako ng mga music ng Street Boys and sila ang nakaalam kung ano ang mga ano kung ano yung mga title ng kanta. Ang ginawa ko lang is sinimulan yung maumpisang tugtog lang. Ang galing nila, tol. Ang galing nila. Nasilip ko. Ay, may nagpiprito ng ano, galunggong. Nasilip ko ka kanina, parang konting ano lang eh, di ba? Konting music lang, nahuhulaan na nila. Alam mo, bilib nga ako sa mga ka-tribes natin. Kasi ako, hindi ko na alam eh. Hindi ko na mahulaan yun. Pero sila, alam nila. Palakpakan. Ayan, ayan sila oh. Meron ka bang nasa ano ka ba? Naka-login ka ba? Naka-login ako. Ang tagal ko maka-login. Tinuruan pa ako ng anak ko, kaya shout out kay Bruno. Ayun, kasi shout out kayo, Bruno. Kasi kailangan i-download pa yung, di ba? May mga na-download ka, so kailangan Hindi dito sa StreamYard? Oh, hindi. Kasi mga hindi naka-update ata itong laptop. Baka yung ano. So, pero kasi web-based naman tong StreamYard, so wala ka nang dinadownload. Diretso na to sa internet. Oo, hindi. Yung parang Google Chrome, parang kailangan ganun. Yes. Yes. Pero nakaano ba na? Nasa ano ka ba? Nasa page ka ba ng Street Boys? O ng hindi. Nasaan ba ako? Hindi ko nagamit yung page. Nataranta ako kasi matatapos na eh. Kailangan umabot ako eh. Masaya. Ang daming nakaalam ng mga tugtog. Oh, dahil nandyan ka, meron akong, pakinggan mo to ha, titingnan ko kung naalala mo to. Okay? Ako, mahina ako sa title eh. Hindi, alam na alam mo to. Madadali lang. I saw the sign! Okay? I saw the sign! Ragamuffin! Wala pa. Tutsirol! Alam mo to. Matadali lang yun eh. Ito. Palakpak pala, alam ko na eh. Alam ko yan! How bizarre! Yes. Oh, ito. Meron akong pinaano sa kanila, hindi nila Mahulaan eh. Andiyan na lang ito, 'yun. Tingnan natin. Ito titingnan mo 'to, ha. Ito, alam mo 'to. Oh, 'yun lang. Kasi alam mo 'yung susunod. Alam ko 'yung ulit. Alam ko yung tugtog, pero yung title. Milwaukee ba yan? Hindi. Ito. Tatuloy ko, ah. Hindi mo alam, ganun pala yung intro, no? Yes! Alam ko yung... Pero hindi ka alam yung title. Yes. Ulala! Yes! Yes. Alam niyo mga ka-tribes, ang style kasi ng Street Boys, bukod kasi sa pagsasayaw, may story din. Kumbaga, lalagyan ng intro, tapos may comedy, tapos may ending. Kumbaga, kung mapapansin niyo, lalo na sa Itbulaga, ginagawa namin yung pagsayaw. Talagang, kasi weekly kami ron eh, parang iba-ibang flavor yung ginagawa, may story ah. Yes. Kumbaga, hindi lang siya basta sumayaw lang kami that time. Tama. Tapos, ang nakakatuwa kasi doon, yung bawat sayaw na ginagawa namin noon, parang hindi lang pang tatlong araw, kumbaga buwan namin nire-reverse yun.
Kasi pagkakatiwala ng record company o record label, yung music sa Street Boys, kasi dati, imbis na kanta lang din, nauso rin sa sinasayaw yung music ng mga artists, di ba? Yeah. Mga foreign artists. Yes, yeah. So, pasisikatin natin yung kanta nila, tapos pag bumenta, pupunta sila rito sa Pilipinas para mag-show, mag-perform, o mag-promote. Ganun ang ginagawa dati ng mga dancers. Yeah. UMD, Maneuvers, ganyan. Iba-iba, may Attraction, Street Boys, marami. X-People, kumbaga lahat ng mga 90s noon. Batang 90s ng mga dancers yun, ganun ang mga ginagawa. Iba-iba grupo, Kukus, di ba? Iba-iba pa. Iba-iba, Dyna, BMG, marami. May image, singles. Masaya nun yung mga time na natin eh. Kasi magkakakilala lahat eh. Tapos nagkikita-kita sa show, di ba? Oo, tsaka alo. Ang maganda ka rin kasi dati, no? Nakakatawid tayo sa iba't ibang channels. Yes. Kumbaga sumayo tayo sa ganitong isang show, tatawid tayo sa ibang show. Ano yun eh, parang tatlong noon time show pa that time. Magkakasabay. Naiikutan natin to promote yung music nung artist. Yes. 'Di ba? Para galing sa record label o ganun. Tapos pag may mga show, sabi ko nga ano ba yung okay, sabi ko nga kanina, yung Paul Weller kasi pinahulaan ko. Ang dami nakahula din, Sunflower, Paul Weller. Tinew natin yung sa Vilma kasi dati. Ito ba yung Sunflower? May ba yung Sunflower? Paul Weller, 'di ba? Alam mo, napanood ko yun. Ngayon ko na-appreciate yun. Alam niyo mga ka-tribes, kasi hindi ko feel yun that time eh. Pag sinasayo ko yun, parang, kasi hip-hop tayo eh, di ba? Hip-hop yung sunong, tumblingan, street dancing, yes. So ganun. Pero nung sinayaw namin yun, parang biglang naiba. Kasi parang, ano ba yun? Ano ba tawag? Modern jazz? Ano ba yun? Contemporary? Contemporary. Oo, contemporary. Tapos hindi natin, parang, hindi natin ano, genre, hindi natin. Pero ilang buwan natin ni-rehearse 'yun. Correct. Para sa anniversary ng Vilma. Ng Vilma, 'di ba? Saka prestige dati kapag nakasayaw ka sa Vilma eh, parang big deal talaga eh, no? Na-feature diba? Ang Vilma sa NHK, 'di ba, that time? Oo. Nag-live tayo. Guest tayo. Ang ganda nung ano nung Vilma noon, ang ganda nung isa pa pala. Bro, isa pa rin pala ito sa mga ka-tribes natin. Alam nyo ba, ang unang sayaw ng Street Boys na 3 months namin na-rehearsal yun, bago namin sayaw sa TV, tribal dance. Na hindi ko malimutan yung costume namin yun kasi nakahanging na, tapos para siyang may air cool pang ganun. Ayan, nakaganyan. Okay lang naman kasi may mga abs pa tayo. Payatot ako eh. Mukha akong hitong patpate na ewan. Okay pa yung medyan eh. Basta huwag na maghubad ng pantaas dahil diretso o. Para akong pako nun eh. Ang korte ng katawan ko pako. Correct. So, pero ang saya nun yung mga times na ano natin na nagsasayo tayo, nag-rehearse tayo, wala naman tayong ano, wala tayong iniisip kundi sumayaw lang na sumayaw, ano. Ikaw ba, bago tayo mag-ano, meron kang kwento, paano ka man nagsimula sa Street Boys? Para makonting ano naman, paano ba ang nangyari? Yan, kwento. Ganito yan. High school days, di ba? Third year high school, bakasyon. Tama, papasok ng fourth year, bakasyon ng third year. Sinama ko yung kaibigan ko, taga Santa Clara. Gwapo yun eh. Pero, yes. Di ba? Si Anthony Rangwani. Si Sunil. Gwapo yun. Tapos, tawa sa ilong? Tawa sa ilong. Parang, yung papunta sa akin, napunta pa sa kanya eh. Lamang na lamang eh. Parang, layo na. Tapos, ano yun, nagpapaturo lagi sa akin yung sumayaw. Kasi nung time ng high school, isa rin ako sa naging choreographer sa school. So, lagi ko siyang sinasama rin para mag-perform. Ganun. Tapos, nag-audition kami. Yun nga, sa Equinox Disco. Finally, nakuha kami pareho. Sa mga tuwid, nakuha kami pareho. Ngayon, dalawang dance group yung nag-audition. Nagpa-audition. Isang Youth Boys, isang Street Boys. Ngayon, natanggap kami pareho. So, ngayon, tinawagan ako ng Street Boys. Tinawagan siya ng Youth Boys. Ngayon, pagdating ko sa rehearsal,
pinapila kami. Dumating si Direk Chito, naglalakad siya, tinitingnan kami isa-isa, nakita ko. Oh. Sabi niya sa choreographer na, sino yun? Siya. Sino ako? Sino yun? Sinibong. Yeah. Santa Clara. Ay! Hindi yan yung isa. Yung matapis yung maling. Dapat siya nito. Ay, mali yung natawagan. Ako yung natawagan. Nagkamali. Dapat pala news boys ako. Oo, dapat siya yung street. Tapos, dinipend ako ni Kuya Neil nun. Kuya Neil. Sabi niya, hey, okay naman, magsayaw. Okay siya. Ah, sige, si Direk Chito mabait eh. Ah, sige, tingnan natin. Ayun, yun doon nagsimula. Parang aksidente ako. Diba? Ang aksidente ako naging street boys noon. Tama. Lagi mo lang kukwento yun eh. So, actually, kung ang tadhana talaga, hindi mo matatanto kung anong mangyayari. Ano. Tama, imagine yun. I agree. Parang kwento ni Chris, yung isang time na sabi ko kala Chris, kasi sila Chris daw, nanalo sa contest, diba? Oo, sila ni Joey. Diba? Do the rave stamp, diba? Do the rave. Yes, tama. Tapos alam mo, akala nila, ipapasok sila sa UMD. Kaya tontuwa sila. Oo, kasi ining pa contest eh. Yes. So, expect nila sa UMD sila. Tapos napunta rin sila sa Street Boys. Ngayon, correct. Tinanong ko siya ulit, gusto mo pa ba doon ka? Sabi niya, okay na ako. Hindi, tadhana talaga yun eh. Destiny talaga yun eh, di ba? Parang hindi mo talaga masasabi. Yes. So, imagine niya. Hindi talaga dapat si Bong sa Street Boys. Dapat hindi sa News Boys. News. Tapos eto pa, inggit na inggit ako. Kasi, syempre, pares kami ng school sa Santa Clara. Nagpasok na ng fourth year eh. So, pares na kaming sumasayaw. Ade, naunang sumayaw ang News Boys. So, may syempre sa school, pinagmamalaki niya. Syempre, pinagmamalaki yun eh. Talaga. Abangan nyo kami sa Das Entertainment, sasayaw kami. E, mga ganun. Tapos, sila unang sumayaw sa atin. Ito to mga ano nila, di ba? Toma Drales. Manager nila. Tapos sumayaw sila agad. Napaluod ko pa. Galing. Sabi ko, dapat pala dun ako. Doon ako sasayaw sa team. May mga ganun, syempre, di ba? Parang naharap na natin lahat yun eh. Makita sa TV eh. Pero nag-reverse pa lang din tayo nun, di ba? Yun nga, di ba? Tatlong buwan natin pinag-aralan yung tribal dance. Kasi may tumbling kasi tayo. May tumbling. Vision, di ba? Naalala mo yung tumuro ko yung ulo ko sa may labas ng ano fast food. Kasi kailangan ko tumumbling. Practice ako. Eh, sasayo tayo sa Equinox. Oh. Eh, tatumbling ako doon sa dance natin. Feeling ko nawala. Uy, ayaw ah. Nakabala ko. Practice tayo. Doon sa fast food, sa may na tinatambayan natin, meron kasing ano, damuhan. So, yes, kami tumatumbling. So, pagka-tumbling ako, okay dun eh. Nagagawa ako. Siguro napagod. Practice ako dito sa may malapit na sa, dun, sa Equinox. Malapit na tayo isa lang eh. Naku, tumama na yung ulo ko, sabi ko. Mabigat yun, mabigat. Tapos sumayo na tayo. Ayun, nabagok pa rin ako. Hindi ko lagaw. Nabagok pa rin? Oo, bagok pa rin. Unang tumbling ko sa Equinox. Bagok. Yes, hindi nyo po alam, marami na pong beses kaming tumama yung ulo namin. Okay? Pero, thankfully naman, at hindi naman po kami naging serious. Hindi naman naging serious yung injury namin. Wala tayong major... Wala. Kay Joey wala lang. Kay Jong, di ba? Kay Joey ngipin. Sa Marikina ba yun? Hindi ko alam kung Marikina, Caloocan, hindi ko alam. Yung nabasag yung ngipin niya, di ba? Sa harap. Oo. Ako, nabagsakan ako ng fluorescent sa mata. Nakwento ko sa... Diba? Yun yung pinaka... Kasi may question dito eh. Actually, yan to na lang. Okay. Total, nandito na si Vong. Bibigyan natin ng pagkakataon yung tribe natin na magtanong sa kanya ng maayos, ha? Pagbibigyan ko kayo, tribe, hello, para makapag-join in kayo, meron kayong... Ang gagawin ko is, nakikita mo ba tong nasa baba? Tong... si Jessa, di ba? Nakikita mo. Okay. Si Jessa. Yes. Hi, Jessa. Yes. Ngayon, tribe, mag-question kayo. Dali, pagkakataon na natin to. Nakumisan lang to. Maniwala kayo sa akin. Maniwala. Ang tagal ko to niligawan. Mga, ano, 1 month. And then, ang nangyayari kasi, meron lang kami laging meeting pag Saturday. Nataon nga lagi.
in-explain ko nga kay Brother Maynard. Sabi ko, pag may pagkakataon, susulpot naman ako. Eh ngayon, sabi ko, paalam lang ako. Sabi ko, baka pwede ako makasaglit kasi ilang beses na akong nilalambingan. Appreciate ko yun. Alam ko naman na you have to have your priorities. Wala namang problema. Diyan ka lang naman, hindi ka naman mawawala. Titiwalag ka na ba sa grupo? Tatry ko mag-stay pa kasi chocolate. Hindi na tayo grupo, brotherhood na tayo. Yes, yes. Oh, ito na may tanong si Mousy Oberes. Naku, Mousy, first time, dili. Nakikita mo? Ayan, ayan. Asa ang baba ng pangalan mo. Ano? Yes. What is your favorite dance? Syempre, Mousy, hindi na ako lalayo pa dyan. Doon ako sa pinakamadali, sa Dreams. Hello, yun lang. Kaya ako paborito yun. Una sa lahat, napakaganda ng music. Napakaganda. Maganda ng oo. Tapos, alam mo ba, namatay na yung singer noon? Oo nga. Oo. Na ano raw. Saan na ba yun? Hindi ko nga pinaano yun eh. Hindi ko nga pinahula yun kasi alam na agad yun eh. Hindi alam kasi, yun ata yung first time natin ng new wave, no? Oo. Dahil si Densho, si Densho, nag-combine sila ng pagturo ni Vincent. Diba? Yes, yung dating yes. Kagrupo ni Densho. Alternative pa yun o New Wave. Tapos Selfish, di ba? Yes. Kaya ako siya paborito kasi basic siya kasi nasanay kami sa puro matinding tumbling. Yes. Matinding hatawan. Kumbaga bigla kaming napahinga ng konti dito sa New Wave. Tama. Sa Dreams. So medyo parang gaang yung parang natapos yung buong kanta, sayaw. Parang okay pa yung hinga mo. Yes, may dating eh, no? Kasi iba. Oh, iba eh. Yung nangyari yung Street Boys eh, no? Iba-iba kasi yung sinasayo natin. Kaya... Hindi ko rin alam. Yung ba yung first time? Hindi, di tayo nag-shorts. Nag-shorts na tayo pala doon sa tribal dance natin. Shorts na pala tayo. Kala ko ito yung first. Pero nakasumbero tayo dito. Di ba? Para tayo... Yung parang sako? Yung pang ano? Hindi, selfish. Parang... yung selfish. Yung rasta, yung malaki. Parang pink. Yeah, may parang nakabubble dito na gano'n. Tapos meron dito. Di ba, gano'n yun? Oo. Pang-rasta. Yes, pang-rasta. Okay, yun yung sagot ni, yun ang sagot ni Brother Vong. Ang kanyang favorite dance is Dreams. Dreams. Okay, yun ang sagot, ha? Ito, pabasahin mo to. Loko-loko to eh. Bakit? Sabi. Hindi naman si Pong to eh. Ay, hindi naman si Nico. Bakit mo palagi naka-shade si Nico Manalo? Ganito yan. Tanong natin kay Nico Manalo. Tanong natin ha. Huwag kaparo to guys. Hirap pa yan. Hindi kasi, paano ba? Kasi nakakadagdag kasi sa appeal pag naka-shades ka lagi. Yes. Diba? Nakakaano rin. Yes. Ito. Nakakaluwa po lalo. Medyo mahaba-haba. Would it be possible na mag-reunion ng Street Boys together with other 90s dance groups? Katulad ng Batang 90s Dance Concert once COVID is over. I was there in Batang 90s Concert and hindi kayo kompleto. Akala ko thesis to, Ana. Pero hindi, maganda yung tanong ni Ana eh. Alam mo, nagpaplano nga kami talaga kasi nangyari kasi yung pinaka-memorable birthday ko yon, dance prod ko sa Showtime. Kumpleto yung original na nagsayaw. Sa Showtime. Talagang sobrang na-appreciate ko. Yeah, sila Brother Maynard, sila Spencer, si Michael, si Joseph, Sherwin, yung mga nag-uwian. Kumbaga, nasa ibang bansa sila, nag-uwian talaga sila. Na-timing din lang naman talaga. That's good. Nag-Christmas, di ba? Christmas, New Year. Kaya kayo umuwi, tapos nag-extend na lang para magkaroon tayo ng isang magandang birthday prod reunion. Na pinag-uusapan na doon. Parang gusto talaga, marami talaga nagre-request na magkaroon kami ng dance concert. Sayan. Siguro mga anim sila. Dalawa pa rin, relatives. Pero, maganda na, online-online na lang. Ang hirap eh. Ang hirap pag online. Kasi pag sa music, diba, madedelay eh. Hindi tayo magsasabay-sabay. Tama. So, pag live. Pero iba kasi yung live. Diba? Parang yung BTS, diba? Nag-concert sila.
Sila lang? Yes, yes. Diba? Yes, yes. Ang ganda eh. Ah, sila lang, magkakasama sila. Lang. Sila. Walang nanonood ng live. Ano lang, crew lang, tsaka staff lang. Tsaka camera, ano lang. Camera lang, oo. Oh. Eh sila, safe naman sila eh. Kasi nakaswab naman sila, nakababol sila. Yun naman. Kumbaga, yes, yes. Ang sarap din gawin. Pero iba kasi pag may live audience. Kasi yun yung nagpapalakas ng nagdadagdag energy mo pag may naghihiyawan. Di ba, lalo na yung pag yung music na gusto mo, na ito yung sumikat ng 90s, na pasikat ng dance group na to. Yes. Di ba? Yes, yes. Hihiyawan nyo, na oh, nakadagdag energy yun. Oh, talaga, yung pagod. Yes, yes. Yung pawis. Wala. Alam mo, Brother May, isa yun sa magandang nangyari nung ano eh, dance concert ng 90s, di ba? Kulang-kulang lang tayo, pero yun yung mga hiyawa ng mga nanood doon, yung mga nagpunta roon. Pa-start na noon, ha? Pa-start na pala ako ano noon, ang pandemic noon kasi January 'yun eh, nagbigla tayong nag-lockdown ng March, di ba? Yes, yes. So yun yes, na 'yun. Yes. Hopefully, maganda 'yung sinabi ni Ana. Hopefully magawa pa rin namin. Gawa natin 'yan. Sa edad na eh Brother May, sa edad natin, 32, 33. Well, kaya. Kahit 10 years pa, 30, 42. Ah, alam mo na lang. Gagawin na lang. Watch this na lang. Meron tayo malaki. So watch this. Hey, everyone. Papakita namin sa inyo. Ito yung sa'yo namin dati. Pak, play, video. Yeah. Ay, de. Sa'yoin namin yung dreams. Dreams. Second dance. Dreams ulit. Dreams ulit. Pero pa-atras naman. Simula sa ending, pa-opening. Umpisahan natin ng Paul Weller pagka may nagkamali o ano. Naku, yun ang, alam mo, napakagaling ni, sino, choreographer na si Paul, no? Oo, Paul Morales. Paul Morales. Ang ito, galing may, din. May tanong sa isa sa'yo. Kuya Vong, tinatago nyo po ba ang mga gift ng fans nyo? Like yung mga letters, souvenir, bracelet, etc. Oo, may mga iba na natatago namin. Yung iba kasi, usually, syempre, merong mag-a-arbor din na sabihin mo kasi hindi pwede, may nagbigay, may makakulit. Eh, lalo na pag naglambing sa'yo, mga anak mo, di ba? Pag, pag nagustuhan nila, talagang mabibigay mo. Yes, kung hindi nyo lang na itatanong si Vong, since bata ito, sobrang ano nito, collector na talaga to. So lahat ng gusto niya na laruan, basta sombrero, basta sapatos. Yan, nakikita niyo yung nasa likod niya. Ano lang yan? Parang wala lang. Ito kasi, may story yan eh. May story yan, Bear Brick. Diba? Mm-hmm. Yung story niyan, yung tayo nun, diba? Yung daddy ko, ayun, nag-alarm. Yung daddy ko kasi, medyo nasa ICU that time. Sobrang lungkot, depressed ako. Ha? Nagharap lang ako ng outlet na pwedeng magpapasaya sa akin. Makakalimot ng pinagdadaanan ko that time. Eh, nakita ko siya. Tuntua ako. Kasi parang cute eh. Tapos iba't ibang character. Ayun. Yun pala, pag binili mo pala ng isa, dalawa, tatlo, yun pala yung problema. hindi lang. Kasi simula pa lang nung bata ka talaga. Talagang mahilig talaga. Collect ka ng mga ano. So, yung ang nangyayari kasi, si Vong at si Jong, ayan, basta weirdo. Basta kakaiba. Kaya mag-uunahan yung dalawang yan. Pero ito naman kay Vong, kasi si Jong kasi maraming kamag-anak, maraming kapatid. So napupunta doon yung iba. Ito si Vong naman. Iba naman yung style ng mga anak niya. Kaya sa kanya lang yun. Pero ngayon, ano na rin eh. Hindi na rin. Ganun. ano na rin eh. Pwede pala eh. Pwede talaga. Ano na, kasi mga anak ko naging late bloomer lang dun sa mga gusto. Yes. Nauna lang ako ng konti. Pero ngayon, sobrang na-appreciate na rin nila. Pero yung pagdating sa mga outfit, minsan nga, parang sumobra pa ako nagpapabata sa kanila. Hindi ba gano'n naman? Nung bata tayo, hindi gano'n naman, di ba? Cancer ka eh. Hindi, nung bata tayo, di ba? Nung bata tayo, gusto natin nagpapatanda ng forma, di ba? Yes. Pero nung medyo umiidad ka na, nagpapabata ka naman. Parang weird, diba? Ang weird, diba? Weird din. Ang weird, ang weird ng tao. Parang pinag-usapan namin nila Spencer noon, sa UK, kailangan tan ka para kunyari mukha kang mayaman. Kasi alam mo bakit? Kailangan tan ka? Alam mo kung bakit?
Kasi sa UK, hindi inaarawan yung mga tao. So, lalo pumuputi. So, ibig sabihin, pag maputi ka, hindi mo afford na lumabas ng bansa, pumunta sa tropical country para magbakasyon. Oo. Oh, para pagbalik mo ng UK o ng o yung Scotland, pagtan ka, ibig sabihin nun, kaya mong ano, lumabas ng bansa at magbakasyon. May pera ka. Ang galing. Ah, ano? Akala ko yes. Naman, pag sa UK, tan ka, mayaman ka, kasi Chinese ka, tan ka. Tan din. Napaisip ka. Hindi. Oo, oh, eh, nakaloko ka eh. Yeah. Hindi. So, pag pumunta pala ako doon, nako. Oo. Hindi, lagi ako, hindi ako na, naarawan. Hindi ako. Oo, oo. Lagi ako. Kailangan, hindi. Ano, tan ka. Ang galing, ano? Tapos sa Asia naman, kailangan maputi ka. Oo. Para galing, eh? Para mukha kang mayaman. Diba? Aircon lagi, ganyan-ganyan. Diba? Pero dito kasi sa atin naman, kailangan daanin mo lang sa pananamit para mukha kang mayaman. Tapos, sasabihin sa'yo kung open-minded ka. Diba? Iba ganun eh. Yung style. Pero ano ah okay kayo. Moving on itong kwento bro alam mo na sa 300 tong ano nanonood sa atin yeah hello hello sa inyo ha salamat makaka-pride sa oras ninyo salamat din sa iyo bro nga ito isang tanong worst injury mo daw while dancing yun yung nabagsakan ako ng fluorescent sa mata actually nagre-rehearsal kami noon eh haba ng bias hindi, mababa lang yung case amin ng Universal. Ano ba yung Atari ba yun? Atari? Atari yun eh. Tapos, Atari, ano yun, naalala ko, ano yun eh, graduating ako nun. Ah, so, diba? Yes, yes. Oo, kasi, yes, yes. Graduate, yun eh, no? Oo, graduate ako nun. Namumula pa yung mata ko kasi dapat naka-patch pa rin yun. Pero tinanggal ko nun dahil ang pangit naman. Yes, yes, yes. Oo, graduate, namumula yung mata ko nung graduation. Kaya hindi ko malimutan yun. Tsaka kala ko mabubulag ako nun. Sipin mo na bumagsak yung fluorescent sa mata ko. Kasi di ba pag may tinamaan ka, ang tingin mo agad. Instinct yes, mo, titingin ka sa taas, di ba? Eh, meron din sayo natin yun. Kaya nga, pag ganun, hindi, pag ganun mo, may tinamaan ka, syempre, titingin ka sa taas, di ba? Oo. So yun, nalaglag siya. Sugat nga yung dito mo, di ba, nasugat? Dumudugo yun. Alam mo, Romel, ano yun eh, hindi masakit yung bubog, mas masakit yung powder na pumapasok sa loob. Ah, yes, yes, yun yes. Yung hapdi, kaya ang ginawa, may nagsabi nun sa atin, sa inyo, na idilat daw sa tubig, sa balde. Ah, yes, yes. Oh, may tanong dito. Ito pa. Sir Bong, kailan ka po mag-TikTok ng mga signature dance nyo? Ay, East. Ayun. Alam mo, minessage siya nga ako ni TikTok Philippines, Sabi na gumawa daw ako. Ang problema ko kasi, paano ba? Kasi syempre, iba dedication yun eh, di ba? Kailangan, may time ka para doon. Kaya nga YouTube channel ko, hindi ko naaasikaso eh. Kasi kailangan gawa ka ng content, di ba? Content, oo, ng sayaw. Ito kasi, hindi, Kuya May, kasi kayo ni Kuya Jong, kayong dalawa, choreographer talaga kasi kayo, kaya madami kayo naiisip na Yes. Ng mga koryo ng mga. Kasi ako kasi hindi talaga choreographer, dancer lang talaga ako. Gawin mo yung mga do it yung mga wag sila Joseph yun. style nila yun. Di bali is pag sinipag tayo ng konti. Sinipag. Kasi sa ngayon marami siyang ginagawa eh. Busy rin siya sa hindi lang din sa showtime pero sa ibang bagay. Commitment, yeah. Para nakikita ko si Vice, di ba? Long time lalo, active siya, tapos bigla na wala. Tapos si Question, ganun din. Yes. Ang maganda dito kay Kong, dapat ito, meron tong, anong tawag dito? Parang assistant na magsasabi sa kanya, video mo to, ganito. Sasabihin mo sa kanya agad, gagawin niya lang agad yun. On the spot, ha? On the spot, kailangan niya gawin niya yun. Parang ganun eh, no? Bong, mas ready, mas okay sa yun, ganun eh, no? Oo, oh, walang so, script eh. Oo, ito gawin mo to. Tapos, okay, gagawin niya na yun. Ano tayo ganun kasi, ako? Siguro, bro, di ba yun yung nagagawa natin dati? Situational. Kumbaga, bibigyan mo lang ako ng situation. Oo, impromptu.
magagawa natin ng maganda, maayos. Yes, yes, yes. Kung ano lang at ano yun, si Tan, biglang pumasok si Tan. Hindi, tsaka... Hindi, tsaka, di ba, meron tayo yung mga bagay, di ba, yung mga ganito, na, di ba, bagay niya. Pinaglalaroan natin sa TikTok. Yes, diba? Yes, yes. Oo, oh, ano lang din yung nag-TikTok. Ang dami na rin nag-TikTok. Ayan, ano? Ayan. Ay, tsaka pala. Shoutout sa Liege. Ang sarap. Ayun. Pag merong... Ay, meron na. Salamat, bro. Thank you. Anali. Thank you. Shoutout. Woo! Liege. Nga pala, tribe. Meron niluluto to si Brother Vong. Abangan nyo. Abangan nyo. Abangan nyo. Pero yun lang sabi ko. Abangan nyo. Nakita nyo sala, ba siguro? Sala, sala. Oo, yun sa post ko sa ano niya, sa page niya. May meaning yun. Abangan yun. Magiging hit yun. Maniwala kayo sa akin. Okay? Tsaka parang yun, hindi ko nung alam mo, singer na singer. Eh. O, oh, wala akong sinabing singer. Ha? Sabi ko lang, abangan nyo. Masaya din, masaya lang kasi, Abel. Natawa rin kasi din ako dun sa pagkakashoot nun. Parang alam mo. Ang ganda ng boses. Okay, di. Oo, di. Ang maganda nun sa boses mo. Boses mo talaga. Alam mo yung sobrang distinctive na yung boses mo, hindi mo na kailangan baguhin. Ang sinasabi mo, parang yung boses ni Dina Morales, sila Jed Madela. Oo, ganun. Mga, Jed, parang hindi pa lang si Jed. Si Dina Morales, mga ano, Dina Morales. Gary B. Mga Gary B yun. Pagka narinig mo yung boses ni Bong, sino yun? Kaya, pangit. Ikaw yun. Ayun, oy, siya yun. Oo, talaga marka. Siya yun, Jed. Pangit. Yes. Hindi. Hindi, yun, sabi ko, bago to ah. Nung narinig ko yung, ano, yung kanta, bago to ah. Ayun na, sumipol na, siya nga. Hindi, tsaka ang maganda kasi, Dol. Ano yun eh. Nakaka-LSS eh. Kahit pa paano, LSS ka. Yes. Tapos may sayaw siya, nakakatawa to. May basta may pa-surprise doon. Nakakatawa din dito yung video. Meron pang labas. Ang tanong, kailan matatapos yung editing? Kaya si dapat editor ko, shoutout sa iyo. Konti para ano. Actually, i-ano naman, iba sa ipasok natin sa TikTok yon. Kasi sa TikTok, lahat ng mapasok doon, kahit umpisa-umpisa, kahit chorus lang eh. No, pansin hindi, mo yung kantang ano, Heartbreak Anniversary. Heartbreak Anniversary. First time ko lang narinig yung lyrics nun eh. Oh. Tapos, lagi ko narinig kasi yung chorus eh. Chorus. Pinakinggan ko yung lyrics eh. Okay naman din siya. Pero, tagang nag-hit talaga yung chorus eh. Yung chorus yung pinaka-ano dun eh. Hindi, yun naman talaga ang kinukuha ng sa TikTok eh. Diba? I mean, yung chorus, diba? Yun naman yung... Kasi yun yung madaling matandaan ng tao. Yes. Kaya tama, dapat yung choreo din, catchy. Kaya dito, kung mapapanood nyo po itong video, music video, na ginawa ko kasi to, ECQ. Yes. Dapat gagawin ko to, aalis sana ako, magbe-beach ako. Nagundo ko sana kukunan. Yun talaga yes, yun. Yes. Wala eh, nabutag namin ng ECQ, kailangan namin i-release yung music video. So, ginawa pa rin namin. Kaya nag-shoot pa rin ako, kahit na kung ano-ano ko, para lang mabuo, magawa. Yes. Kaya yun. Tsaka, abangan nyo yun, tribe. May special guest sila siya doon. Marami siyang special guest. Nandun naman yung guest. Basta, abangan nyo yun, tribe. Sana magawa na lang maayos na. Tapos, isusuportahan natin sila si Brother Bong. Ha, tribe. Tribe sa natin sa Madlang Peeps. Supportahan natin. Waiting lang tayo. O, ito na. Ang tagal na, ang haba naman ito ha. Okay. Ako na magbabasa. Hi Maynard and Vong, been an SB fan since 1994. High school days of course until now. I remember my magazine pa ako with each of your profile. And every time I hear the songs, the signature dance nyo, ang sarap ng reminisce. Mapapasayo na rin ng watching here in Dubai. But I am native Cebuana. Tangka dai. Salamat dai. Salamat cello. Hello, yan. Ano na tayo? Shout out na tayo, Bong. Banggitin mo high school name pa lang siya, no? High school din ako. Yes, na. Yes. Banggitin mo yung name nila. Asan ba? Ito. Ayan, si John Windell. Shout out sa'yo. Yan. Oh, yan. Ako, baka minsan, meron dito yung mga yung double meaning in name. So, pag binasa mo. Pasahin mo muna. Iba yung, Ali, ano, yun na. Shout out na tayo. Hello, shout out kay Clarissa Rodriguez. Yan. Para mabilis.
Hello kay Ann Escanya, Ligas. Ligas. Lagas. Loli San Miguel, hello sa iyo. Yan na, at mag-iingat kayo mga ka-tribes ha, mag-iingat kayo. Oo, oh, ingat kayo ha. Ayun, kay Lujay Dario. Tapos si Joneline. Joneline Miguel. Dami nila bro. Nasa 267. Di na po namin kayo masyado. Oh, ayan na. Ito na. Oh, ano tayo? Lucky number. MJ Gano. Hello sa'yo. Yes, shout out. Yes. Lucky number. Kay Aina Pabito. Hello. Oh, ito na. Yan yan. Kay Yobla Linus. Alam mo, Linus? Minsan, nagdududa ako sa mga binabaliktad yung mga pangalan eh. May pinagtataguan yung mga yun, no? Ano yan eh? Ito. Okay, ano yan? Marisol. Yan. Marisol de Vera. Natin. Yes. Hello. Ito, yung mga ano natin to, yung mga, ano to? Regulars na tribe. Ayan. Simple yes. Serene sa Langsan. Simple Serene. Yan. Simple Serene. Simple Serene. Hartley. Hartley. Love you too. Love you too. Thank you, Hartley. Ito, basahin ko. Hartley. Chris. Nakita ko kanina si Tito Rico dito eh. Rico Miranda. Ah, hello Tito Rico, Miranda. Yes. Ako, sobrang solid na Street Boys ang suporta sa atin. Grabe. Grabe. Marifel Villarico. Yes. Oo, yeah, talagang yeah. Todo yan. Talagang hindi tayo iniwan. Thank you, Tito Rico. Gloria Leonora. Ganda na pangalan. Gloria Leonora. Oh. Kati Pilos. Hello sa iyo. Shout out. Yan. Okay. Oh, last Raven. Raven Oliva. Hello, shout out sa'yo. At sa family mo. Kilala mo ba ito? Kilala mo ito? Parang pamilya yung Jeff Murray. Oo, pamilya sa akin yung pangalan nito eh. Parang ano? Parang pamilya. Oh, idol rin namin. Jeff Murillo. Jeff Murillo. Hi, Eunice Navarro. Hello, Eunice. Hello sa'yo. Ingat ka. Ito, yan. Nakakatuwa. Taga-supporta natin. Hello sa'yo, Shakies. Hello sa'yo, Jollibee. Hello, Jollibee. Yung inasalto, tsaka si ano, Shakies. Hindi yung pangalan. Siguro paborito niya, McDo. Ito, ang ganda ng pangalan eh. 3D, Alines. Alines. Parang 3D yes. Ravena. Parang gano'n. 3D Ravena. Ito. Slim Shady. Slim Shady. Months. Hello sa'yo. Oh, last one. Kaboom! Ella Corpus. Yes, bro. Maraming salamat. Thank you so much. Grabe, oh. Salamat sa pag-pop in mo, bro. Appreciate no problem. So much time mo. Appreciate kita at least kahit paano na enjoy nila ang ating gabi na kasama ka namin at maraming salamat sa iyo, bro. Ako rin nag-enjoy din ako na makasama ikaw, bro, especially na mi-miss na kita at siyempre sa ating mga ka-tribes na talagang patuloy na sumusuporta sa iyo, of course the Street Boys. Huwag kayong magsawa. Dahil kami ay, kahit na masamalala yung lugar, yung iba sa amin, pero patuloy kami magbibigay ng kasiyahan at inspirasyon para sa inyong lahat. Yes. Diba, may nagprito na naman. Palakpakan yan. Ah, palakpakan. Nag-effort tayo para sa kanila. Maraming salamat sa iyo, bro. God bless salamat, you. Salamat, bro. Yeah. God bless you. About regards sa inyong wifey. Yes. Hope you're okay, bro. Stay safe, yeah? Then. God bless you, bro. God bless you, bro. Okay. Bye-bye. See you soon, bro. See you soon. Take care. So there you go, tribe. Nakakatawa, di ba? Palapakan muna tayo. Yes. Salamat sa inyo. Salamat sa time. Kahit na
nag-ano tayo, nag-extend tayo. Siyempre, paulakan natin si Vong. Nakakatuwa yung ating portion today. And thank you, Vong, for popping in, saying hello to everyone. Na-appreciate namin yung time mo. And appreciate ko rin kayo sa mga nag-stay ngayon, sa mga nag-participate. So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating... Hindi po COVID yan. Nag-enjoy kayo sa ating Saturday Night Live. At ako'y nag-enjoy din na nagkasama ko kayo. And don't forget to subscribe. Kung sino magre-replay nito, don't forget to subscribe. Maraming salamat sa pag-stay. I shall see you again next time. Kompleto ang ating Saturday Night Live. Have a fantastic, 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 and beautiful, beautiful, beautiful night. And God bless everyone. God bless you, tribe. Let's help each other, okay, by praying. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. God bless everyone. Take care. Peace. And lots of love. Master May. Out. Thank you, thank you, thank you. Bye. Bye. See you again next week. God bless. Thank you. Stay safe, everyone, okay? God bless. Bye-bye. Peace and love.